So, ayun mga paps, meron tayong natanggap na bagong client dito na nagasgasan daw yung kanyang sasakyan. So, pupuntahan natin yan. Yan yung ating gagawin ngayon. So, nandito na tayo mga paps. So, yung kanyang sasakyan is nagasgasan lang ng konti. So, paano ba natin ito i-re-retouch o i-re-repair pagka ganito lang na konti lang yung ating gagawin na pipinturahan. So, papakita ko sa inyo kung paano natin ito gagawin mga paps. Actually, makikita mo to is maliit lang. So, ito lang yung kanyang tama dito. Pero yung trabaho nito, hindi maliit, mga paps, ha. So, damay ng konti yung kanyang nasasakupan. Mas maganda nga talagang trabaho nito is per panel, eh. Kung tutuusin, eh. Pero makukuha naman natin to sa retouch kahit papaano. Dahil hindi naman to ganun kasilanan na pinapagawa ng client natin. Bali, ang unang-unang gagawin nyo dito mga paps is yung preparation niya is kailangan linisin muna natin sabunin. So, hindi ko na naipakita na sinabon natin muna to para mawala yung kanyang kung meron man siyang grasa-grasa o medyo nagmamantika. So, after natin itong mapatuyo is lilihayin natin ito ng 400 grit na papel de liya mga paps. Kung meron naman siyang malalim o kanya, meron siyang dent, meron siyang bumaon, kailangan masilyahin nyo kung meron siyang ganun. Bali, ang gagawin natin dun sa kanyang dent is konti lang naman is mamasilyahin pa rin natin para magpantay-pantay yung kanyang surface mga paps. Bali, malalaman nyo naman kasi kung titipain nyo is parang may bumabaw yung kanyang kuko. So, kung saan yung may malalim is yun lang yung ating lalagyan ng masilya. So, after natin mapatuyo ito is mamasilyahin natin. So, ito na nga mga paps. After natin itong mamasilyan at nilihan natin uli, huwag nyo kakalimutan takpan yung mga dapat takpan. Halimbawa, yung kanyang head lens, yung mga kanyang lens, para mayroong protection at hindi siya mahahigyan ng ating pintura. Bali, imimiscoat lang natin to mga paps, huwag yung babatakin agad. Iwasan nyo rin na huwag tutulo yung inyong pintura kasi pagka may tumulo na pintura dito is dagdag na trabaho na naman, dagdag effort na naman. So interval nito mga paps spray peeler is 1 hour or 2 hours bago nyo patungan ulit para sure ball na tuyong tuyo siya at pwede pang siyang liyaing. At yung liya na pwede nyo gamitin dito is 600 grit na para papino siya ng papino habang natatapos mga paps. At after 2 hours ng pagpapatuyo ng ating spray peeler is pwede na natin itong lihain ng 600 grit mga paps. So nasa sa inyo yung kung gusto nyo na mas pino is gamitan niyo ng 1000 grit. Pero ako 600 grit yung ginamit ko dito. So pagka nag base coat ako, dun pa lang ako gagamit ng 1000 grit. Bali dito after nating ma-prepare yung kanyang spray peeler, napansin niyo tinakpan ko pa yung malapit dito sa may harapan ng jarry pa. Tsaka yung meron pang lens dito na bilog, tinakpan ko rin yan para hindi siya mahamugan kasi medyo hahabaan natin dito yung base coat. So lalagpasan natin dito yung spray peeler. So hindi lang yung spray peeler yung pipinturahan natin, dadami na natin ng iuusog na natin ng konti yung ating base coat para sumanib siya sa kanyang kulay mga paps. Kaya kagaya nga ng sinabi ko kanina is hindi porke maliit yung re-retouch natin is yun lang yung pipinturahan. So actually hindi naman ganun din kadali mga paps. So medyo lumalaki yung napipinturahan dito yung nare-retouch, lumalaki ng konti. Kagaya ng spray peeler natin mga paps, nag-interval tayo dito ng 2 hours ng pagpapatuyo bago tayo bago natin patungan ulit para siguradong cure na cure yung ating base coat. So hanggat hindi ito napupuli yung uniform mo, yung talagang sumanib yung kanyang kulay at mukhang magkamukha ng kanyang kulay is pwede na natin siyang tigilan. Tapos sa pinakahuli nun is itatap coat clear natin. Nakalimutan ko nga pala sabihin sa inyo mga paps na yung ginamit kong nozzle dito is yung 1.3 na nozzle ng ating spray gun. At nasa 20 PSI yung ating buga ng hangin dito. So, huwag nyo rin mamadali na pag kami nadali nyo kasi
pag kinapalan nyo agad, is may tendency na hindi siya ganun ma-cure or may tuturo siya, is problema na naman yun. Another effort na naman yun, mga paps. At isa pang advice ko sa inyo is make sure na laging malinis yung inyong spray gun, mga paps, bago nyo i-base coat. Bali, after natin ma-base coatan ng kulay dito, mga paps, o nahilagay na natin yung kanyang tamang kulay, pinakauli is yung top coat clear naman. Bali, hanggang 2-3 coats yung ating gagawin na top coat dito. Pinaka-interval natin na oras ng pagpapatuyo bago natin patungan is isang oras, mga paps. Bali, ganyan lang siya kadali. At kung meron ka namang hindi naintindihan o may mga katanungan kayo, mga paps, pwede naman kayo mag-comment dyan sa ating comment section. At meron din tayong FB page na Raps TV 3 din sa ating Facebook page. So, huwag magkalimutan mag-follow at mag-subscribe. So, bali, ganito na yung kinalabasan ng ating project, mga paps. So, mapapansin nyo na kumintab na siya, yan, no? Bali, nag-match na yung kanyang kulay. At mas maganda dito kung ma-irab to after 2 weeks, mga paps. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easy.